Tindig, Balitaan sa Rembrandt, June 5, 2015. Ang isa sa mga guest ni Dr. Eric San Juan ng araw na iyon ay si dating Senador Nicky Cositeng. Inilahad niya sa media ang katotohanan na sa kabila ng walang nakukuhang suporta ang kanyang mga atleta mula sa Philippine Olympic Commission, nakapag-uwi pa sila ng maraming medalya at karangalang malaki sa ating bansa. Dahil talagang maraming trophy at medals na natanggap itong mga athletes nitong si Senator Cositeng. Despite na walang help from the POC, binong mo yan, meron tayong Philippine Olympic Committee. Pero sino ba kumikita dyan? Senator. Sila ang magpadala ng atleta samantalang
ni Congressman Pepin Pumuaco. Magpapadala sila sa Olympics, Asian Games, sa SEA Games. Wala po kami pakialam dyan. Pero hindi po nila kukunin ang aming atleta. Bakit po? Dahil wala po silang tryout. Bawal po kami sumali dun sa mga competition na ginagawa nila. Bawal po ang miyembro ng Philippine Swimming League na sumama. Kaya po po meron silang tryout man. Nasalit sila sila lamang. Kung makita nila yung first place nila sa swimming, ano mga event, yung second place, kumisa 20 seconds ang huli. Sa swimming hall, pag pinag-uusapan, time, 0.1 seconds lang, 0.15 seconds ang pinag-uusapan. Hindi 20 seconds yung huli, no, second placer. Pero nakikita nyo, hindi nila po kami pinapasali. Samantalang yung record breaker ng breaststroke, at saka butterfly, inembro po namin. Pero pinapadala pa siya game, tatlo lamang. Nung last year, pinadala tatlo lamang, hindi nga makariling. E paano ka makakakuha ng medal at hindi ka makatali sa tournament, diba? So, itong mga ganito, pinipilit po nila na patayin kami. At ang PESA, kanina nabangit ko, Philippine Olympic Committee, yan po nagpapadala sa SEA Games, Asian Games, at saka Olympics. Yung po nagpapadala sa World University Summer Games, or Universiad. Yan po ang PESA. Ang presidente po namin, si David Ong. Kami po, ang PESA po, ang re-recognize ng FISU. Yung FISU, yan po ay for schools and universities po. Diyan na-discover si Michael Jordan, yung si Phelps, yung si Yao Ming, yan. Kasi pinapadala sila ng kanilang mga pamantasan. Kaya ang World University Games, bantayan niyo po ito, sa July 3 hanggang 14. Sa Korea po, South Korea gagawin po this year. Meron po kami, siguro abutin kami ng 100 atleta papadali namin po. Yan, gobyerno, pinadala sa Olympics, 11 athletes lang. Pero ang gagawin nila, patakutin nila. Yan, pag sumama ka sa PESA, hindi ka pwede pumunta sa Olympics. Hindi ka pwede pumunta sa SEA Games o sa Asian Games. Ano ba pinapadala natin sa mga competition na yan? Samantalang ito, hindi po yung pinakamagaling lamang ang pwedeng padala. Dahil 170 countries ang kasali po dyan at 21,000 ang atleta all over the world. Nung sumali kami sa Kazan, Russia, naghintay po kami ng mahigit 6 na oras para lumabas ng stadium doon sa parade. Dahil mas malaki pa po kesa sa Olympics. Nakakakilabot po yan. Pagkatapos, ang UAAP, 8 universities lang, prohibited all the students of those universities from participating in the biggest sports event of the world. Okay. So ito po ang nakakaawa talaga. Okay, Freddy. This portion is brought to you by Ultra Pure Water Purifier. Samantala sa inyong lahat na gusto ng malinis na tubig, direkta sa inyong mga gripo, narito na ang Ultra Pure Water Purifier. Matipid na, garantisadong malinis na tubig ang hatid pa. Senator, you know, this has been going on for the past 3 years. What is the best way to resolve this impasse between you and the POC? Saying that, you know, I mean, kasi it has been a world war, but nothing has been resolved. Don't you think it's about time you, since you're saying that your swimmers are maybe even better than those from PASA, yes, of Mark Joseph, why don't you come up with a challenge with them? Because I think that's one way of trying to prove it. We have already tried all kinds of all means. First, we had a dialogue. So, it started with, remember the Guinness Book of World Records, we tried to break that. Yeah. That was the honor for the Philippines. Only we needed about 5,029 swimmers. And we had 6,000, but we didn't break the record. Why? Because some did not finish. Some were just bus riders, jeepney riders, taxi drivers, that went and joined. Para lang makuha ng Philippines yung Guinness World Book of Records. Pero, si Mark Joseph prohibited all swimmers. But they were the fastest, of course. But what's so personal between you and Mark Joseph? I don't know. At that time, I didn't even know him. I didn't even know how he looked at that time. But you know him now. Oh, no, of course. But he does not want to come to a forum like this with me. I would like for him to be sitting next to me. I want to invite him. I want you to invite him together with me. No? So you ask me, what can be done? One, we all
all have to swallow our pride. Me included, Mr. Cohuaco, Mr. Garcia, Mark Johnson. Pride. Why? Because we have to recognize ang Philippine Olympic Committee, yan po ang kinikilala international na Olympics na tagapadala sa mga tournament na yan. Sila, i-recognize nila na ang FISU, which is the kasumat of the Philippine Olympic Committee, in charge of the universities, ang kinikilala naman nila ay ang CESA. Kung hindi nila i-recognize yung nire-recognize ng FISU, anong gagawin namin? Diba? Number two, kilalanin nila at i-recognize nila na kami ay merong grassroots development. Yung hindi nila ginagawa, anong ginagawa nila? Namamirate lang sila sa Amerika ng PhilAM. Kukuha kayo, pupulot kayo ng PhilAM sa Amerika, kulela din kayo. Anong sirbi ng PhilAM? Hindi ba rin nag-champion sana kayo? Hindi. Nakulela din kayo. Pero, ano ngayon ang isasagot nyo sa mga magulang na 10 years nagbabayad ng coaches, 10 years nagpa-practice, 4 hours a day nagpa-practice ang swimmer. Pagdating ng SEA Games, pagdating ng competition, kukuha lang kayo ng foreigner, ng PhilAM, di ba? Katalidad sa center, no? Right. Where to PhilAM? Eh, dami natin mga Pilipino magagaling dito. Correct. Bakit dati, in the 60s, they will send 16 swimmers to the Asian Games? Lahat sila may medalya. Eh, bakit na yun? For the past almost 3 decades, sa swimming, wala tayong gold medal or silver medal. Isang bronze medal na pinanalunan ni Ryan Papa. And Ryan Papa is not a product of Papa. Ryan Papa was training by himself. Hindi yan produkto ng Papa. So, ibig sabihin, wala na kayo napoproduce, saan kayo nakakita ng team? Basketball or team sport? 30 years kayong kulela, hindi kayo nagpapalit ng coach. Hanggang ngayon, yung palit ng coach ninyo, di ba? Ano yung insult to the Filipino people? Sige. Isang mga dagang dapat puntiryahin ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng Philippine Sports Commission. Hindi dapat nila pahintulog na walang tryout. O mag-tryout, pero hindi nila alam sa lahat. Sila sila lang ang nakakaalam kung kaya na nag-tryout at kung saan. Diba? Halimbawa, padala sa Olympics, walang tryout yan. Dalawa lang ang pinili nila, and that's it. Maski na miyembro ng national team, it is also very unfair to them that they were never given a chance to compete for that position na papadala ka sa Olympics. Pupunta kami ngayon sa World University Games. Hindi po gobyerno nagpapadala sa amin. Walang pera, binibigay ng gobyerno by FISU. Pero, ang tryout po namin, mahigit 8. 8 po ang tryout namin, magmula nung natapos yung huli World University Games, July, August, pagbalik namin sa Pilipinas, nagsimula na yung tryout. Para kung sino pa dadala mo, walang magsasabi na, mas magaling ako dun eh. Dahil, hindi nyo pwedeng doktorin yung score na yan, yung time na yan. So, yung democratization of sport, it must be free for all. Not only to friends or to their kakampi. Okay. Diba? So, nais ko pong paabutin sa mga sponsors na hindi lang po basketball ang pinanunod ng tao. Hindi lang ang basketball ang popular sa media dahil merong existing tournament at yung atin pong yung mga ama, Emerson Cortez, isa na po doon sa nagtayo ng PBA. Correct. Nasa ganon, mabuksan natin. Kasi dami ng meeting yan eh. Sabi mo yung mga player dami, apat na Olympics, pinupunta nila eh. Correct. Ibig sabihin yung mga bata, walang pupunta, gusto nila maging karera ang sport. So, nung magsimula ng PBA, yung mga high school kids, grade school kids, meron na silang ambisyon. At pwede nila maabot yung kanilang ambisyon. At sa ngayon, mas malaki pa kinikita nila kesa sa mga batas ang pinag-aralan. Correct. So, itong sports, pwedeng maging kinabukasan ng bago. This portion is brought to you by Elmo's Whitening Soap. Narito na sa gustong pumuti at gumanda. Ito ang kasagutan sa problema mo, kapatid. Elmo's Whitening Soap sa murang halaga, kutis artista ka na. Sino ba ang mga tumutulong kay Senator Nikki Cositeng? Ang wishing, aking po
Dito ni Liner, si Johnny Hernandez. Phoenix Publishing, si Jomari Chan. Sugar Hill Chan. Si Hill Chua ng BBB, Advertising Agency. SM Prime Holding, si Congressman Castelo. Ano namin ito sa Distrito Magiling? Winnie Castelo. SL Agritech Group, sina Henry Limulio. Sponsor sila po sa amin, nagpadala ng... Puro pagya pala yung mga ano mo eh. Sampung sakong... Supporter mo eh. Sampung sakong brown rice. Kaya hindi po kami nahihiya. Nagbebenta kami ng brown rice para maging pera dahil kailangan namin yung ticket para papunta mo niya. Mas kinamaling sa bagay. Malaking bagay po sa amin yan dahil mga kabataan ang nabibeneficyon. MVP Sports Foundation, yung po si Mayor Marina Eusebio ng Pasig, Meralco, PhilHealth, Celta Multimedia, yung gumagawa ko sa nagdi-distribute po ng mga robots dahil meron po kaming robotics sa Diliman Fest. Senator Grace Paul, yung pong ALC Realty and Development Corporation, si Tony Cabamachua. AMG Office Prince, printing company po yan. Absolute Force Security, Senator Tito Pimentel, at Senator Lito Lapid. At yung iba po hindi pa sumasagot, pero sumulat din po kami sa kanila, kamuha kaya mo ng San Miguel. Sika kaya na sila tumulong at sumuporta. Kaya, sa pamamagitan ng mga taong ganito, mga kaibigan ganito, eh, nakakapagpadala po kami, higit pa sa pinapadala ng gobyerno. Kasi po, hindi ko kami puro opisyal na magpadala. Pero at least, meron naman mga taong gobyerno naman palang directly tumutulong. Kasi po, they also see, the senators, the congressmen, they also see what we're doing. Ah, okay. Kami po sa Diliman Press, nagsimula po kami ng recruitment program para sa nais magkaroon ng scholarship sa college. Diliman College po yan sa Commonwealth Avenue. At yan po, ang batayan po dyan, hindi lamang yung grades, kung hindi pati na rin yung kanilang kagalingan sa larangan ng sports. So we have for Taekwondo, nakalala niyo si Japoy Lizardo. Grade 2 pala, nagsimula na ng Taekwondo si Japoy Lizardo sa Diliman Prep School. Sa kasalukuyan, 6 na estudyante ng Diliman Prep School ay member ng National Team ng Taekwondo. Nagtandaan niyo po, ang Taekwondo under Mr. Hong Sun Chong is one of the best run, most effective, efficiently run NSAs in the country today. It's not the top NSA in the country today. So, we hope that you will continue supporting our athletes and not only those who are with the NSA. The NSA gets government support, but what do they have to show in terms of standing sa medals, di ba? Yun naman ang hinahabol lang natin eh. Karakalan para sa bansa. At sana, yung po mga NSA at yung mga sa POC, huwag po nila kaming sisiraan. Dahil, marami kayong medalya eh. Kaya merong ano. Tandaan nyo, nagsisimula po kami ng training. Merong evidence. 3 years old. Okay. Mula 3 years old, di ba? So yung ganong grassroots development, yan po ang mandate ng PSC. Pero hindi po kami natutulungan nila. Dahil, yung mga NSA, yun ang binibigyan nila. Eh, yun end state na yun eh. Dapat yung mga NSA nga, naghahanap sa pamamagitan namin, sila maghanap na magagaling. Yung magagaling namin, yun ang kunin nila. Hindi. Ang nangyayari, yung magagaling na sa amin, katulad ni Paula, kaya na nasi pa pa, yung magagaling namin, kinukuha nila para sirain nila. Okay. That's an irony of it all. Salamat po sa mga tumutulong sa July 1st quarterlies namin. At inaasahan namin na nag-cover din ninyo na babalitaan nyo rin ang ating publiko tungkol sa World University Games. Gaya na nabagay ko kanina, mas malaki pa yan sa Olympics at napapanood yan worldwide. At makikita nyo po yung iyong Philippine delegation na makikita nyo. Sa ating narinig sa ulat ni Senator Nikki Cositeng, kahit pala sa sport ay may talangka din. Ang crab mentality ay bunga pa rin ng batas na gawa ng Kastila. Hihilahing pababa ng talangka at aapakan pa ang kapwa nila talangka kapag nakita nilang umaangat ito. Huwag kang mag-alala, Senadora. Ang pag-alis mo at ng mga atleta mo para sa World University Games ay aabangan namin upang iulat hindi lang sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo ang kalalabasan ng sports na hindi sinuportahan ng Philippine Olympic Committee. Di mapigil ang gaslaw, galaw-gaw, ang lahat ginagalaw at halipar.